Mga ka-printing, magandang gabi sa inyo. Madaling araw ngayon, nasa 2 AM. So, ito yung gagawin ko, magpiprint ako ng polo shirt. So, hindi na rin to bago, marami na rin akong na-discuss tungkol dito. So, ganito lang ginagawa ko dyan. Pagka, kasi may naiiba rito sa, ano, sa design. So, hinihiwalay ko muna yung mga itong pinapaladyan ko ng tanda dun sa nagpapagawa. Tulad nito, ayan, meron siyang masking tape, yan, logo front. Kasi meron din siyang logo na malaki sa likod. So, ito, wala. So, ito, ihuhuli ko lahat ng mga, ano, mga ganyan, para hindi ako magkamali. Kasi, once na nagkamali ka, yung DTF, pag inalis mo yan, yung bakat, so mahirap alisin yun. Tulad nito, ganito kalaki, mahirap alisin yung ano yan, yung bakat. Pag kahit naalisin mo na yung DTF, may maiiwan na residue na syempre hindi yun maganda dun sa magiging output mo. Back job ganyan. Paulit din nila. Unless na sila yung nagkamali ng instruction na binigay sa'yo. Merong nalagyan mo ng print, pero hindi naman nila sinabi na hindi na pala kailangan lagyan yung likod, yung harap lang. So, yan. Inihiwalay ko. Then, yung mga pare-parehas dito. Yan. So, tinanggal ko na sa pagkakaano ng plastic, pagkakabalot. So, yan. Yung nakaset yung... Ito lang naman pag... Ito yung heat press. So, yan. Lagay ko lang para makita. Yan. Yung mga merong bago nito, yung kabibili pa lang, itong kuyi, yung setup ng temperature nyan, tatlong button nyan eh. Ito yung pag-setup, tas up, arrow up, tsaka arrow down. So, pag DTF, mga 160. Pero, ako medyo binababaan ko, parang medyo mataas. Dati kasi 160 yung ginagamit ko. So, ngayon, ginawa ko na 150. Then, itong time, ginagawa ko siyang, kasi 12 eh, yung pinaka ano. Yan, ginagawa ko 9, tas i-re-repress ko na lang. Ipipress ko uli ng mga 3 to 5 seconds. Kasi para hindi masyadong luto, tsaka, napansin ko kahit sa HTV, pag masyadong mataas yung temperature, tapos medyo mahaba, lumulutong yung print mo. So, medyo binabaan ko na rin. So, depende rin sa kapal ng tela ng t-shirt. Pag medyo makapal yung tela, yan, tulad ng polo shirt, medyo makapal siya. Siguro, gawin ko na lang siyang 55. Then, gawin ko na lang 10. Yan. 10 seconds. Tapos i-re-repress ko ng ipapress ko uli ng mga 3 seconds after kung mapil yung plastic sa taas. Yan. Mapil o matanggal ko yung plastic sa taas. Tapos isa pang tips. Ayan. Ito may plancha ako dito eh. Ayan. Pang-alis ko ng ano. Nasira na kasi yung ano eh. Yung blower ko. Pero mas maganda pa rin yung blower. Mas mahirap magalis ng heat transfer vinyl o kaya ng DTF gamit tong plancha. Yan. Kasi sa ilalim niya nilalagay eh. So, ito pa. Kasi ang polo shirt, meron siyang botones sa gitna. So, yan yung botones sa gitna. Yan. Pag pinres mo yan, hindi pantay yung tatak mo. Kaya gumagamit ako ng ganito. Yan, gumupit ako ng rubber mat. Ito yung gamit na. Dapat ngang nagupit ko, medyo malaki rin eh. May malaki. Medyo may mahaba yung para sa likod. Tsaka ito kasi itong gupit na to, dinesign ko to para sa manggas eh. So hindi ko na kailangan pala medyo meron ka rin malaki na ganito. Yan. So, yan ulit. Pagpasensyahan nyo ulit yung place ko.
Maayos din po natin niya. So magla-live sana ako, kaya lang hindi ako makapasok dun sa ano. Nag-error. So ito na, ni-record ko na lang. So hindi na rin po bago tong vlog na to, kasi parang nagawa ko na rin ata to. So parang uulitin ko lang. Andito yung logo. Ito yung mga kinat ko na ano, nagamit na na mat, rubber mat. Yan. So yung logo, ito lang. So naglalagay pa ako dito para pantay yung ano, kasi minsan yung paglapat ng nito hindi pantay, kasi nandito lang yung pinaka ano eh, rubber, para maging pantay, kaya naglalagay pa ako dito. Yan. So yan, ngayon adjust natin to para sakto. Sakto yung lapat. Ayan. Hindi masyadong maikpit, hindi masyadong maluwag. So ito yung rito yan. Magpipress ng ano, diba, ng mga ilang seconds para yung moisture tsaka maging flat yung ano, paglalagyan mo ng tatak. Ayan. Tapos ilalagay dito. Yan, yung tip ko naman dito, kasi pag dito masyado mataas yan eh. So, ito lang ang titingnan ninyo dito sa manggas. Yan, usually, nandyan lang yan. Yan, dito. Tsaka dito sa manggas. Ganyan lang. Hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa. Mas, ito. Pwedeng lagyan ito, ito sira na eh. Kailangan ng palitan, pero wala pa akong nabibili, kaya eto na lang muna. Yan. Hindi kailangan ng DTF ng ano eh, yung sobrang ano, yung init. Kasi ano lang siya, manipis siya sa ano eh, sa HTV. So yan. So mga ilang minutes bago alisin. So, kailangan lumamig lang. Antayin nyo lang lumamig. Then, pwede nyo nang alisin. Tapos, press uli. Yan, mainit-init pa. Hindi muna ako magpipress ng iba. Yan. Magpress muna ako ng iba para habang pinalalamig ko. Ayun. Ayun po, mag-subscribe kayo sa BHENTECHTV. Yan, para mayroon kayong matutunan kahit papaano. Kung nakakapanood po tayo ng ibang mga channel na entertainment, dito pwede kayong matuto ng ano. Kahit papaano, kabuhayan din 'to kung sakaling matuto kayo. Kahit meron kang isang printer, pwedeng maging extra income. So ito, logo front lang, hindi ko to ano kasi may tanda. Ako muna dito. Ayan. Ulit. Huli na isa dito. Polo shirt yan, may butones sa gitna. Ito, lukot. Kita nyo na, lukot. So, press lang na. Pre-press, mga 3 seconds, 5 seconds. Yan. Tapos, yung ating pantatak. So, yan. Yung palatandaan, ito. Seto. Yan. So, ilang seconds na to? Ilang siguro mga 1 minute or 2 minutes. Baka wala pa. Ay, malamig na. Oh. So, alisin na natin yan. Oh.
Then press uli ng 3 seconds. Ito yung inalis ko. Three seconds. One, two, three. Para lumapat lang. Yan. So, okay na to. Yan. Yan. So, yun lang mga ka-printing. Di na tayo masyadong magpapahaba dahil anong oras na rin, mag-aalas dos na. So, tatapusin ko na lang yan bukas. At huwag po nating kakalimutan mag-subscribe po. Tapos, bisitahin natin yung FB page ng BHENTECHTV. Yan. So, maraming salamat po. Kahit papano ay dumadami yung ating subscriber. So, yung mga link dyan sa baba, mga guide lang po yan sa Shopee kung saan kayo pwedeng bumili ng consumable, computer, printer, at iba pa. So, i-check nyo rin pong maigi yung review tsaka yung ratings nung shop. Yan, para wala po tayong sisihan. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Yan, God bless everyone.